nga ba ang sinasahod ng isang Pinay Hotel Housekeeping dito sa Macau? Kung gusto niyo pong malaman, i-share ko po sa inyo kung magkano yung sinasahod namin dito as worker, foreigner worker dito sa Macau. Camera rolling! Action! Hello mga ka-angels! Welcome sa aking YouTube channel! Hello po sa mga ka-OFW ko dyan, mga ka-angels! Sa iba't ibang panig ng bansa, kung saan-saan man at pinapanood mo ko, maraming salamat sa'yo! Ka-OFW, ka-angels! Hello sa'yo! Ang nga pala si Angels Miranda at isang OFW dito sa Macau. Isa akong overseas Filipino worker dito sa Macau, China. At gusto kong pag-usapan natin ngayon, magkano nga ba ang sinasahod ng isang hotel housekeeping dito sa Macau? At dun sa mga gustong mag-apply dyan, para meron kayong idea kung gusto nyo talagang pasukin tong Macau, gusto nyo mag-apply ng trabaho dito sa Macau, para meron kayong mga ideas na ganito ang sasahurin ko, may mga nakalaan dito para sa pamilya ko, para sa gastos ko. Magkano nga ba talaga ang sinasahod ng isang hotel housekeeping dito sa Macau? Una po mga ka-angels, mga ka-OFW at mga nagpaplanong mag-apply dito sa Macau. Ang sahod po dito sa ibang bansa ay ibang-iba kumpara dyan sa Pilipinas. Kasi dyan sa Pilipinas, kung ang sinasahod ko ay 10,000 or 10,000 pesos, nagkakasya na yun sa isang buwan. So kapag sumahod ka dito ng 10,000 pesos, hindi magkakasya yun kasi yung bahay ko pa lang dito magkano na? 6,300 pesos. Kasi po yung pera dito sa Macau is MOP. Pataka siya, hindi siya peso. Kaya kung taga-Pilipinas ka, yung sahod dito sa Macau, MOP or Macanese Pataka. Ibang-iba po sa Pilipinas. Meron lang kasi tayong tinatag na conversion. Kaya kapag sinabi mo na, wow, ang laki ng sahod ng mga taga-Macau. Kasi po, nagko-convert po tayo. Huwag po natin gagawin yun. Kasi kapag tumira ka dito sa Macau, iba po yun. Iba po yung cost of living nila dito. Sasabihin lang po natin na porque tayo mga Pilipino, yung conversion natin dyan. Ang laki ng sahod nila ng mga taga-Macau. Wow! Pero hindi nyo rin po alam dito yung mga ginagastos namin. Kaya po, ginawa ko po itong video na to para po sa mga aspiring ka-OFW ko, magkaroon po kayo ng idea kung gusto nyo po magtrabaho dito sa Macau para ma-inspire po kayo ni Angels Miranda. Kasi, sinishare ko sa inyo dahil alam ko mga taga-Pilipinas po tayo, yung isip po natin, yung thinking natin is Philippine peso yung palitan natin. Ang cost of living dito sa Macau, mga ka-angels, halimbawa, dito sa tinitiran kong bahay, 6,300 pesos ang isang buwan. Sa ibang bahay tayo pumunta, na ang binabayaran naman nila ay kulang-kulang na 1,600 pataka. At kung i-convert nyo yun, pumapatak yun ng 10,100 pesos. 10,100 pesos. Per month, ang binabayaran nila, bukod pa yung kuryente, bukod pa yung tubig nila, mag-grocery pa sila, mga ka-OFW, mga ka-angels, kakain pa sila, magpapadala pa sa Pilipinas, yung mga pamilya naming naiwan dyan sa Pilipinas. Siyempre, yung sahod namin dito, pilit namin pagkakasyahin yun. Kaya yung sinasahod namin dito, kakasya nga ba kung ikaw ay isang mabisyong tao? Kung may mga bisyo ka, kung may mga luho ka sa katawan mo, kung gada sahod mo, ibibili mo lahat yon. Kung gada sahod mo, isa-save mo ba yon para pang business mo, para pang for good mo dyan sa Pilipinas? O gusto mo lahat gastusin, as in, one day millionaire. Ang galing, mga ka-OFW. Hello, shout out sa inyo. Yung mga natamaan dyan, sorry ah. Sorry sa inyo yung natamaan dyan sa mga nagbibisyo pa na nagawa pa nilang magbisyo kahit ganito na yung sahod nila, pagkakasyahin lang. Dapat meron tayong mga priorities as OFW. Ang laki ng prioridad natin kasi maraming tao ang umaasa sa atin, maraming tao ang humahanga sa atin, sa lakas ng loob natin, sa tibay ng loob natin.
Pero lalayo na tayo masyado. Doon tayo sa sahod natin. Gusto kong sabihin sa inyo yung sahod namin dito as hotel housekeeping dito sa Macau. Ang totoong sahod talaga ng isang hotel housekeeping dito sa Macau. Pasintawin na po sa inyo ha, mga friends ko dyan. Sabihin ko talaga, so estimated ko po ha, 6,200 MOP hanggang 10,000 MOP. Yun po. Kaya sa mga taga-Pilipinas dyan, may idea na kayo. I-times nyo na. Sige, kuha na kayo ng calculator. I-times nyo sa 6.2 kasi yun yung palitan niya yun. Kaya pag tinimes nyo sa 6,200, i-times nyo sa 6.2, siguro pumapatak ng 35,000 pesos. So, i-times nyo lang. Hanggang 10,000 pataka. 10,000 patakas. I-times nyo na po, sige po. I-times nyo lang, sige po. Kuha po kayo ng calculator. 6.2, i-times nyo po sa 10,000 patakas. Sige po, magkano po yon? 62,000 pesos. Yun na po yung estimated sahod ng isang ka-OFW dito sa Macau. Para naman po ma-inspired po kayo. Pero yung sahod ko po doon, hindi ko po sinabi ah. Kasi ayoko pong i-disclose dito yung sahod ko. Dahil alam naman na po ng pamilya ko yun eh. Alam na po ng pamilya ko, gusto ko lang pong ibahagi doon sa mga ka-aspiring ka-OFW ko na gustong magtrabaho dito sa Macau. May mga nag-chat sa akin na gusto yata nilang maging hotel housekeeping dito sa Macau. So, gusto nilang maging ka-OFW dito sa Macau kasi nakita nila yung Macau is napakaganda nga doon sa previous video ko na sinabi ko na walang discrimination dito, na kahit matatanda nagtatrabaho dito. Pero local po sila. Hindi po sila mga simpleng mamamayan na katulad natin ng mga foreigner. Lahat po ng sinabi ko na matatanda dun sa previous video ko na gusto nyo pong i-check, ito po. Sinabi ko po dyan na may mga matatanda dito sa Macau na nagtatrabaho. Pero hindi naman po sinabi na mga Pilipino na katulad natin na foreigner na nag-apply tapos natanggap agad. Hindi po. Mga local po sila dito, mga lola po natin. Ang sinabi ko po dun sa video ko, mga lola natin, mga lolo natin dyan sa Pilipinas. Trabaho ko dito, pero wala po akong sinabi na nag-apply po dun sa agency ko sa Pilipinas na natanggap. Dito po sila, mga local po sila. Ang sabi ko po, Macau is very good. Wala silang discrimination dito. Lahat tinatanggap nila. At inulit ko lang po yung sinabi ko dun sa, pakicheck nyo na lang po dito sa previous video ko kasi baka mamaya, sabihin nila, sinabi ni Angels Miranda na matatanda yung nagtatrabaho dito, na tatanggap sila ng matatanda na lola natin sa Pilipinas. Hindi po, mga lokal po yun, Macau. Mga ka-Angels, lilinawin lang natin yan. Gusto ko lang kayong bigyan ng idea kung magkano ba ang sahuran dito ng hotel housekeeping dito sa Macau. Pero hindi ko binanggit dito yung sahod ko sa dalawang to. Range, nagre-range lang yan kasi alam naman na po ng family ko yung magkano yung sahod ko. Hindi ko na kailangan i-shout out pa yon kasi baka alam nyo na, mga ka-Angels. I love you mga ka-Angels. At balik tayo doon. 6,200 hanggang 10,000 pataka or makinis pataka. May idea na kayo. Nagre-range siya sa 38,000 pesos to 39,000 pesos. Hanggang 62, ang hina ko sa mat. Ano ba? Basta i-commute nyo na. Nagre-range siya sa 38,000 pesos hanggang 62,000 pesos. Wow! Napakalaki ng sahod ng mga taga Macau. Napakalaki ng sahod ng isang hotel housekeeping dito sa Macau na katulad ko. Magpalakpakan naman po tayo. At narinig nyo po yung sinabi ko sa video na to, dun sa introduction ko na ang cost of living dito sa Macau ay napaka-wow din. 6,300 pesos ang bayad ko dito sa bahay ko. Dito sa bahay ko ha. Doon sa ibang bahay, shout out sa inyo, 1,600. Pataka, bahala na po kayo mag-compute. Kung nalilito po kayo, ganyan po talaga kasi hindi po kayo taga Macau. Pakicompute nyo na lang po sa calculator nyo kung aspiring po kayong OFW dito sa Macau. Gusto ko pong i-share sa inyo yung mga sinasahod natin. Digits po tayo dito. Digits. Pasensya na po kayo kung medyo nalito kayo sa video na to. Pero kung taga Macau naman po siguro kayo at pinapanood nyo po itong video ko, siguro naman po
Hindi naman po kayo malilito sa mga pinagsasabi ko dito ang between Philippine Peso and Macanese Pataka or MOP. Yung mga mag-a-apply pa lang dyan sa Macau, kita-kita tayo dito sa Macau. Batiin nyo naman sa Angels Miranda. Yung sa sinasabi kong 38,000 pesos hanggang 60,000 pesos or 62,000 pesos na pagkakasya namin yun dito sa Macau. Bakit? Kasi MOP yung pera dito. Kaya naman pong pagkasyahin namin dito sa Macau. Dito po sa company ko na napakagandang kumpanya. Ang galing-galing, napakagandang employer. Wow! Shout out dyan sa mga katrabaho ko. Alo, ang ganda ng company natin, di ba? Pwede kang kumain. Siyempre, pagpasok mo, pwede kang kumain sa hotel. At meron po tayong free shuttle dyan. Hello, napakaganda ng benefits dito. Meron pa tayo ditong ano-ano magandang benefits na sa sahod natin. Pwede nating matipid yung sahod natin. Pwede tayong makapagpadala sa Pilipinas kung magkano man yung gustuhin natin. Basta, keep in mind na mga taga Macau, mga taga Pilipinas, huwag nyo nalang dagdagan ng bisyo. Ay, hindi naman tayo nakakapos dyan. Nahihirapan. Tayo rin naman po yung mahihirapan kapag nagdagdag tayo ng bisyo natin sa katawan. Nagtatrabaho tayo dito sa Macau para sa pamilya natin. Hindi na natin kailangan yung mga hindi importanteng mga bagay na yan. At pasensya na kayo kung naisama ko pa yun sa video ko. Gusto ko lang talaga i-share sa inyo kasi yung pinag-uusapan natin dito is, ay sahod natin. Yung sahod natin, alam ko po, pera yan. Kinikita po natin yan. Pero alam nyo ba, yung pera na yan, katumbas po yan ng oras natin. Yung oras na malayo tayo sa pamilya natin. Yung mga araw na hindi natin sila kasama. Yung mga araw na hindi natin sila kasama. Yon mga ka-angels, maraming salamat sa panonood. Naiyak si ate mo. Kinat ko muna, naiyak ako. Sapat. Wait lang. Naiyak si ate angels. Ito po ay sinabi ko dun sa previous video ko. Ito po ay vlog, hindi po ito drama. Sinasabi ko lang po yung mga gusto kong sabihin, yung mga gusto ko i-share dito sa video ko para sa mga aspiring mga ka-OFW natin dyan sa Pilipinas na ang buhay po dito sa Macau ay hindi madali kapag hindi matibay yung loob mo. Kaya kailangan po natin tibay yung loob natin. At sana po ay nakatulong yung video na to sa mga gustong mag-apply dito sa Macau. Doon sa mga gustong magtrabaho dito sa Macau na katulad ko na dating pinapangarap lang makapagtrabaho dito sa Macau. Ngayon, andito na ako mga ka-angels. Hello! At isishare ko sa inyo yung mga knowledge ko. Kung gusto nyo po akong mapanood, kung gusto nyo pong malaman pa po yung all about Macau, magbibigay po ako ng mga information, yung mga alam ko. Nag-aralan ko dito all about Macau, yung mga natutunan ko. Isishare ko po yun sa mga aspiring mga ka-OFW, dun sa mga nagme-message po sa akin. Maraming salamat po sa inyo, mga random text message, mga random chat message. Maraming salamat din po sa mga tanong nyo kasi nagkakaroon po ako ng idea para sa next video. At dun sa next video ko, kung gusto nyo pong subaybayan, magkano nga ba ang ginastos ko papunta dito sa Macau? Magkano ba yung placement ko dyan sa agency ko dyan sa Pilipinas? Magkano ba yung ginastos ko dyan para makapunta ako dito? Saan ko kinuha yung pera na yun? Diba? Mga ka-angels, sana marami kayong natutunan sa video na to at pwede po kayong mag-subscribe sa akin kung gusto nyo pong malaman pa po yung all about Macau, all about overseas Filipino worker na si Angels Miranda dito sa Macau. I-share ko po yun sa inyo at maraming salamat po sa time nyo, sa panonood nyo sa akin at huwag po sana kayong magsawa sa mukha ko. And this is Angels Miranda. Maraming salamat. I-like nyo lang po kung may natutunan po kayo sa video na to para mag-save po dyan sa cellphone nyo. At maraming salamat po sa inyo, mga ka-angels. Love God. Thank you, Lord, for all the blessings. Bye-bye!